Hi guys, my name is Gerald Ang and welcome to my channel. If you're new, don't forget to like, subscribe, and hit the notification bell para lagi kayo updated sa ating mga videos and content. So we're back again para sa another natin unboxing and the same way review ng bago na namang basketball shoes. So last time, nag-review po tayo ng Antak Clay Thompson KT7 at umabot ng mga around 1.2k views yung video na yon. So once again, maraming salamat sa lahat na nag-support, nanood, at nagkaroon ng idea about sa ating Clay Thompson shoes. So ngayon naman, we'll review ng ating basketball shoes. So ito, alam ko, makikita yun siguro sa title natin. Ito yung bago nating Jordan Luka 1 PF shoes. Okay? So PF meaning performance fit. Alright? So ito po siya. Yan. As you can see, ito po yung logo niya. Tapos ito po yung design ng box. Okay? So ito po, yung Luka 1 po natin is yung color design niya po is white, total orange, black, colorway. Okay? So ito po yun. So tingnan po natin sa loob. Ito po siya. You can see, ito po yung ating Luka 1. Okay, so ito yung first na signature shoe ni Luka Doncic sa Jordan brand. Okay, as you can see. And then yung other pair, ito po siya. Okay, so we'll magaling po natin, tapos review po muna natin. Okay, so ito na po yung ating Jordan Luka 1, okay? So sa color pa lang niya, napakaganda ng design. So very napakaputi and then sobrang aesthetic ng design and then napakaganda ng sa mata, okay? Very colorful. So parang orange, white, and then a mix of black, okay? So ito naman po yung kanyang bottom part. So matibay yung material na ginamit dito and then according sa ibang reviews, napaganda ng traction niya pagdating sa court. And also, especially it also design na maganda rin sa outdoor use. Okay? So, you can see dito yung mid-sole niya or mid-part. Okay? Ito naman is yung cushion niya dito. And then overall. And then yung material na ginamit, textile. Tapos nandito yung line wires niya to cover up. Okay, tapos yung traction niya rin dito. Okay, alamin po muna natin to. Ayan. Okay, so ayan po. So very comfortable, flexible pag nagaano ka po. Okay, and then the same way, yung cushion na ginamit dito is yung pinagmamalaki ng Jordan brand, yung bagong Formula 23. So hindi ko pa naman gano'n na-try. Kung hawakan na natin, medyo soft naman, or hindi naman ganong super soft, hindi naman super hard, medyo tama lang. So we will see later pag sinuot natin. And the same time, ayan, so cover all. Tapos dito sa heel part, ayan, meron siyang double layer. Ito yung sa outside niya, ito yung sa inside niya para protection at somehow is magbigay ng another performance or dagdag performance sa user nito. Okay? So ito po siya and overall medyo maganda naman. I think it looks great. So ngayon, subukan natin sa ating paa kung maayos at comfortable naman. Okay? Let's try it on. Okay guys, so nasuot na po natin yung Jordan 1 Luka. So as you can see, ayan po sa fit niya sa ating paa. So medyo okay naman po siya sa comfort. Medyo tama lang, hindi ganong matao dito, matigas, hindi rin ganong soft though. Kumbaga parang medyo
sakto lang talaga. The same way, ayan po, yung level ng impact is not too hard. And the same way, hindi rin gaanong soft din po. Okay? Ayan. So, try po natin yung traction niya. Ayan. So, maganda yung kapit. So, never ko pa siya na-try sa court. So, hopefully, pag nakalaro ako, tingnan natin and let's see kung gaano kaganda yung traction talaga. But overall, medyo okay naman sa 4 box niya po, sa foot box. Okay naman, ayan, sa front. Sa mid, tama rin naman. And sa back, kahit pa paano is okay din. Ayan. Yun. So, somehow, overall, yung performance design is maayos naman po siya. Okay? So, napaganda rin po kasi yung color niya is not only good for basketball, but also can be used pag gusto mo ng casual na pag go out or the same way kung may malakad ka. So, pwede mo siyang magamit pang forma din po. And the same way, ayan, nag-pants po tayo para makita din po natin yung difference or yung tawag dito, yung fit nila sa bawat isa. Okay? So, overall, yan, like I said, napakaganda, maayos naman yung shoes. And then, kahit dito, hindi naman kaanong masakit sa heels. Ayan po, ita nyo. Ayan, sa heel, dito sa banda, sa toes, okay din. So, kaya overall talaga, it's tamang-tama na yung comfort niya. Okay? So, ito po, somehow, hindi naman talaga ako expert when it comes to shoes, but comfortability, yung design, yung sole niya is okay, good din po siya talaga. So, hindi ko naman sinasuggest na bumili din kayo, but somehow, if you're looking for shoes na gusto i-try at gusto niyo subukan, pwede niyo pong i-try itong Jordan Luka 1, okay? So, first signature shoe siya ni Luka Doncic sa Jordan brand, and I believe marami pa pong magkaroon. So, I mean, marami pa pong series or other shoes nilalabas. But somehow, for this one, medyo okay na rin po siya. Okay? So, ayan. As you can see, sa textiles, sa rubber, sa sole area niya, sa design, colorway. So, napakaganda. So, may iba-ibang colorway. Actually, marami pa po silang design. Silang kulay na pinalabas. So, depende na lang kung may lang kayong gusto. Okay? So, yan lang po. At once again, my name is Gerald Ang. And salamat po sa support. Salamat sa pagpanood ng video na to. And I hope you have enjoyed at meron kayo nakuha ng idea. So, once again guys, see you on my next vlog. Bye!